Hello guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba ay isa sa naniniwala sa mga pampaswerte? Alam niyo po ba ang ilan pa sa mga pampaswerte para kayo ay kapitan ng swerte at mataboy ang mga negatibo sa inyong sarili? At ito po ay napakabisa na pang-attract din, higit sa lahat tungkol po sa pampinansyal. Kung kayo po ay napapansin nyo na napakailap po sa inyo ng swerte, ito po ay isa sa mga pamamaraan para maakit or mamagnet natin ang swerte. Ang video ito ay para po sa inyo. Ng buhay, higit sa lahat kung kayo po ay walang kakayahan na bumili ng mga kamamahal na mga pandekorasyon na talaga namang sinasabi nila na swerte sa loob ng inyong tahanan, ay itong mga simpleng pamamaraan lamang ang aking ituturo ay mas epektibo po ito. Dahil ito po ay nagmula sa likasan na bato at ganoon din po ang salamin at sa pamamagitan ng araw. Basta't kailangan ay naniniwala ka lamang. Kami po yung minsan nung isang araw nagpunta kami sa isang mall sa may Alabang. Walastek, nakakita kami. Kaganda naman. Siya po yung bubog na nakanganganya na isda. Yung mismong ulo lamang nakanganganyan, bubog, napakaganda. Alam niyo po ba, nasa 526K, imagine niyo po yun. Kayo po ba ibibili ng ganon? Diyos ko po, ako'y hindi. Diyos ko, hindi. Talagang nung kinilabutan ako, grabe naman mahal yan. Talagang grabe. Kaya sa pamamagitan daw na sabi ng babae, ay ma'am, napakaswerte naman po niya, ganyan. Ay, swerte talaga kasi ang isda po ay nagmula sa dagat, symbol of wealth. Swerte po yan sa salas. At mas mainam pa nga yan ay sa may center table para nasa center ang inyong wealth. Pero wala naman po sa mga ganyan-ganyan yan. Ito pong aking ituturo ay pang-magnet ng swerte sa pamamagitan lang kahit maliit na salamin. At ganun din po ang bato na nagmula sa, pwede ito ay nagmula sa pugad ng mga mayayaman. Pwede rin po ito ay nagmula sa ilog, nagmula sa dagat. Pwede rin po ito ay nagmula sa bakod. Isang kakilala nyo na may kaya, na gusto nyo na maging ganun din kayo, huwaran. Huwaran lang naman hindi naman kayo naiinggit. Kung baga gusto nyo lamang na makigaya sa kanya, na makaamot ng kahit konting swerte. Diba? Ang sabi nga po nila, pag po yung mga ganun, halimbawa, nagdididikit ka sa mga ganyan, hindi naman dahil sa mayaman sila, hindi po ganun. Kasi alam nyo po yung mga ganyan. Pero depende sa tao kasi may iba na sila yung mata pobre, may mga ganon. May iba naman na mga mababait. Kumbaga sila po kasi hindi sila negatibong tao. Sila po yung tipo na kahit marami sila mga pagkakautang, baka akala po ninyo mayaman na ano, yan po yung mas marami pang pagkakautang. Kaya lang sila po ay wais, pinapaikot po nila at matatag ang kanilang loob. Kumbaga magiging inspirasyon lang natin sila, kaya ganon. At pero hindi natin yung inspirasyon yung uutang kayo ng utang sa lalakasan yung loob nyo. Hindi, iba namang usapin po yun, ha? Baka po ganun po inyo pong gawin. Hindi po. Yung bang, kung magagagayahin natin yung kanila mga the moves, kaya ang lagi ko inaano sa inyo yung nagmula sa kanila kasi makakaamot kayo ng swerte po dyan. Ngayon, ganito po. Basta yung mga nabanggit natin na pagmumula ng bato ay pwedeng-pwede po yan. Pero kung wala kayong ganun talaga, as in totaling wala, pwede na rin po dyan sa bakuran ninyo. Magsimula kayo sa bakuran ninyo. At pagkatapos ay ganito. Ang gagawin po ninyo, kumuha kayo ng siguro mga isang platitong asin. Basta yung tipong matatakluban. O kaya kung ganyan kalaki yung bato nyo, yung tipong matatakluban, isang baso. Doon nyo po siya, ilagay nyo muna yung bato, silagay nyo ng asin. Kumbaga, kailangan ay matatakluban yung mismo ano ng bato. At pagkatapos, ibabad nyo siya ng 24 oras. Pero ito muna, hugasan nyo po muna yung bato, tapos tuyuin nyo po siya. Pagkatapos, saan nyo po lagyan ng asin, tabunan. Ibabad nyo siya ng 24 oras sa sinag po ng araw. At pagkatapos, kinabukasan nyo muli, eto kukunin. Or kaya, kinabukasan nyo kukunin siya ng 6:30 kasi diba, 24 oras. 6:30 niya siya inilagay, kaya 6:30 niya rin siya kukunin. At pagkatapos, pag nakuha niyo na siya, ganito po yung gagawin. Kumuha po kayo ng salamin. Kahit po yung tigsa 10 piso or 25 peso sa palengke. Di ba po meron mga ganyan? Yung mga mura lang, mga square na ganyan, maliit lamang. Or kaya yung mga digalawang titiklop na ganang, pwede rin po yan para madoble. Okay din po yun. Basta yung mga mumurahin lang naman ating gagamitin. At pagkatapos, sa sinag ng araw, ng 6:30, di ba? 6:30 nyo kukunin, 6:30 rin po natin gagawin.
tapatan nyo ito ng salamin, yung inyong bato. At pagkatapos po niyan ay kumuha ka ng isang daon ng laurel na buo. Mag-wish ka po dito sa daon ng laurel na kahilingan na gusto nyong mabago ang takbo ng inyong pamumuhay. At kayo po ay kung ano man ang mga nagaganap sa inyo sa ngayon ay tulungan kayo na makaahon sa pagkakahirap. Higit sa lahat, kung kayo po ay laging walang pera, tapos laging sakitin ng inyong buong pamilya, lagi kayong naaadya kung saan kayo napapahamak, yung mga ganon. Kaya mainam, magdasal po tayo ng taimtim sa pamamagitan ng daon ng laurel. Kapag po na-wish nyo na lahat, ilagay nyo po siya doon, isandal nyo doon sa bato, or lagyan nyo siya ng tape doon sa bato, at hayaan nyo siya na masinaga ng araw. Kung wala naman po na makakagalaw doon sa pwesto doon sa may silangan, mainam, huwag nyo po muna siyang aalisin. Hayaan nyo lang po muna siya doon. At yan po yung pampaswerte nyo. Para maka-attract, maka-magnet po ng swerte. Ngayon, kung wala naman posibilidad na wala kayong mapaglalagyan, ay di pagkatapos nyo po na magdasal dyan sa sinag ng araw, ay di likumin nyo na po siya at ilagay nyo na siya sa may kwarto ninyo, yung safe na safe, at doon siya ipapaling pa rin yung mismong salamin sa silangan pa rin. Kahit saan niya nakarap, basta sa may silangan nakarap. Kasi sa amin nga po dito eh, yung pinaling ko dati sa kanluran, yung mismo salamin niya nasa kanluran, ipinaling ko siya pero sa silangan siya, pero nakarap siya sa pader. Kahit hindi naman sa mismong bintana ng silangan, or hindi sa mga pintuan, hindi po ganun kailangan masinaga na araw, hindi naman po ganun. Basta ang pinaka-importante lang yung mismo salamin nasa may silangan, kahit saan pa nakaharap po yan. Halimbawa, pader ang harapan, pwede rin po yun. Basta ang importante dito sa may silangan, ha, yung mismo salamin, mananalamin ka, ganyan, mag-aayos. Etong salamin na ito ay nakaharap, kasi ito silangan namin, ganun po. Pero kahit na nakaharap siya sa pader, basta silangan, nakaharap. Ho, kasi marami akong bossing na andali po mga nagtatanong na kung pwede daw po sa ano, pero nakaharap. Pwede po yan, basta nakaharap sa may silangan. At yun nga po ay dahil sa, hindi ko lahat nare-reply, pero basta masasabi ko lamang, basta yung salamin ninyo, di ba, nananalamin ko yung salamin, iyan po ay kahit saan nakaharap, basta sa silangan. Alam nyo naman po yung kung saan nasinag yung araw, doon nasinag ang araw, doon nyo po itatapata. Ayan po ay napakabisang pang-magnet ng swerte. Lagi kayong i-adjustan, mapapaigi ang inyong buhay. Kung ito po ay never nyo pang nagagawa at ginawa nyo po ito, pero ang pinakamainam na paggawa ay Tuesday or Friday, at ginawa nyo po ito ng kundi man Tuesday or Friday ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga, mapapansin nyo na lagi kayong suswertein sa inyong buhay. Na kung dati-dati lagi kayong minamalas kahit anong gawin nyo, ito i-adya kayo kung saan mapapaigi ang inyong buhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.